Dito naman tayo guys sa GS Fashion E-Vike. Okay, so ito naman yung unit natin. Ito yung GS20 natin. Ito yung may 1,500 watts. No? Times 2 hours na times 2 pa nila before. Yung unang labas, no? So ngayon, 1,500 watts. At saka may battery din siya na... Okay, so may basket siya na mas matibay siya, no? Yung ginagamit itong materials na to kasi sulit to. Kung nakikita natin, mas malaki na yung basket niya sa harap. So, safety, naka-full close din. Pagdating naman dito sa may indicator, makikita natin ang daming function dyan. So, may naka-digital na siya. Okay? At yung mga function niya, patras. And then neutral and parang kutsi na. Parang may neutral na siya, oh. Makikita natin. And then, may pindutan sa dito sa may mga wiper, yun sa ilaw at saka kung ano, mga Bluetooth speaker, ayan, yung mga yan, saka yung mga signal lights, yun mga ano niya, may mga function dyan sa harap. Okay, so kung pagdating naman dito sa may ano niya, talagang, oh, wala kang masabi dun sa may signal lights niya. Pati yung side mirror niya, may ilaw. And may mini pan na siya, napakalakas yan ha. So ito naman yung ano niya, yung dash cam niya, kakaiba. So makikita natin dash cam niya, talagang kakaiba yan, ayan. Napakalinaw niyan. Itik na rin yan yung dash cam niya. So, yan. Talagang safety ka magmaniho nito. No? So dito mo lang makita yan sa GS Fashion E-Vike. Okay? So pagdating naman din sa may kita niya, talagang careful tayo dyan kasi ano yan, malambot yan, no? Yan, tingnan mo yung wiper niya. Okay? So, dito naman sa may stereo niya, kaputo speaker na rin. So, lakas yan. May USB na rin. Kung so, gusto nyo lagyan ng USB, pwede. No? Malakas yung ano niyan, bus. So, dito dating naman sa harap, may lagayan ng mga tubig, kung anong tubig yung ilagay dyan. Malawak yan. Kita natin. And then, may foot brake na siya. Napaka-safety yun. So, yung foot brake niya, parang kutsi na din. So, may handbrake. Kita natin yung handbrake niya. Wow. Rest. Yun lang. Yun yung ano natin. Then, mating. Kung titignan yung mating niya. Ibay din. And then, malawak na po yung compartment. And then, may absorber na siya. Yan o. Parang maliit na siya. So yan ang nagpo-push yan para ma-open. So napaka ano na, napaka safety na, napaka automatic, no? Itong unit na to. So yun, may matic pa sa loob. Kita niyo. Then talagang matibay yung matic na yan. Hindi basta-basta nilagay lang yan dyan na parang design lang. Matibay yan. So yun. Automatic na din yung ano niyo, yung sa handle. So may tire na din siya. Makita niyo yung tire niya, 3x10. Yung tire niya. So malaki, tubeless na po 'yan, ha. Tubeless na yung tire niya. And then talagang matibay 'yan. Siguro mga 5 years after bago pa man mapapudpod. Yung ang ano niya sa makikita natin ito yung JS natin. So i ano natin sa baba, ayan. So talagang matibay na din. 'Yan ang dash cam niya. Yan sa taas. So yan, pag mag-tras ka, yan yung the best. At saka malawak na din yung basket, kung titingnan nyo. At saka sinabi ko kanina, 1,500 watts. So dati kasi nasa mga 800 lang, ngayon 1,500 watts, halos times 2, no? Ito lang yung 4 wheels na talagang mas ano, kasing lakas na yung mga cargo. Kasi mga cargo nasa 1,2 lang ngayon, ito 1,500. At saka yung battery niya, talagang pinapataas yung ampere niyan kasi 60 volts 25 ampere depende sa request. Kasi may 60 volts at 20 ampere, so mag-request ka ng 25, pwede. So 30, pwede mo i-32, pwede mo 60 volts 45 ampere, ganun. So depende sa request ng customer, pwede nyo lang i-upgrade yan. Okay, so dito dating naman dito saan talagang
mungkin sila mo kanya mas matibay, mas malakas ang unit ato din. Yun guys, so come and orders to the GS branch.